o anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, tuluyang naglaho si Hameno at akala ng dalawang kalaban kung panalo na sila. Pero biglang gumalaw ang kamay ng multo at inactivate ang chainsaw ni Denji. Kaya sinabi ni Samurai Sword na papatayin na niya ito. Pero sinabi ni Akane na huwag niyang sisirain ang puso. Manyak na inatake ni Denji ang mga kalaban dahil tingin daw niya ay bad guys ang mga ito. Kaya naglaban ang dalawang halimaw na naglabas ng polusyon. May dalawang dumating na extra at balak barilin ang bida pero sinipa niya ang mga ito. Kaso ay nabigyan ng pagkakataon si Samurai na sugatan siya. Saka siya binaril ng extra kaya hino-stage niya ito. Ngunit ginamit ni Samurai ang Samurai attack nito at hinati ang bida at ang extra. Kaya parang chainsaw na binuhat ni Samurai si chainsaw. Saka naalis ang kanyang pagiging halimaw at naging tao si Katana Man. Samantala ay pinakita naman ng iba pang mga agents na namatay lahat. Akala ng mga kalaban kung patay din si Makima pero bigla itong bumangon. Naghihintay naman si Michiko Tendo at Yutaro Kurose nang sabihin ng isang agent na patay na si Makima. Pero nagulat sila nang lumabas ito sa tren at inutusan silang ayusin ang kalat. Saka pinakita ang namasaker na mga kalaban. Sinabi ni Makima na maghanap ang dalawa ng tahimik na templo at mga taong bilanggo na gagamitin sa ritual. Pinakain nila ang mga ito ng last meal nila saka dinala sa temple na kinaroroonan ni Makima. Samantala ay inaayos naman ni Akane at ng mga kasama nito ang nahating bangkay ni Denji. Pero hindi maganda ang pakiramdam ng isa at biglang sumabog ito. Tinawagan ni Akane ang isa pang team pero maging ito ay naging regla. Pinagpila ni Makima ang mga bilanggo at pinasabi ang pangalan ng kasama ni Nakatanaman. Saka kinulam niya ito at ginawang regla. Ganun ang ginawa niya sa iba pa na bigla na lang sumasabog kahit saan pa sila magpunta. Gamit ang pambabarang ay tinapos lahat ni Makima ang kagrupo ni Akane. Alam ni Akane na si Makima lang ang may kagagawa ng nangyari at aalis na sana sila nang makita nila si Kabeni sa malapit. Galit ito dahil sa pagpatay ng matanda sa kasamang si Hirakaza na nagligtas sa kanya. Pinalabas ni Akane ang kanyang malaking bulate at umatake pero mabilis na inilagan at tinakbo ni Kabeni sa kapinutol ang kamay at binaril si Katana Man na hindi rin nakalaban. Kaya napilitan si Akane na tumakas dala ang sugatang Katana Man samantalang kinuha ni Kabeni ang kalahating katawan ni Denji. Saka pinakita na pinatay din nito ang matanda na pumatay sa partner. Kalaunan pa ay pinakita si Makima na kinatagpo si Madoka. Nakaligtas ito pero namatay daw lahat ng mga taong kasama. Saka sinabi nitong si Makima ang magiging leader ng Special Division na bagong buo dahil sa pagkamatay ng mga miyembro ng ibang department. Saka nagpaalam na ito na aalis sa trabaho kaya iniwan na ito ng tatlo. Sa hospital ay nag-aaway ang mga bugok na bida dahil sa Apple nang magtanong si Aki kung may buhay pa sa mga kasamang iba. Sumagot si Denji pero agad din silang lumabas ni Power. Pagkaalis ay nagtanong si Aki sa demonyo kung ilang taon pa siya mabubuhay at sinabi nitong 2 taon pa. Saka nalungkot ito nang maalala si Hameno, saka siya naiyak. Hindi ito lihim kay Denji pero alam nito ang pakiramdam dahil naramdaman niya ang lungkot nang mamatay noon ang aso. Pinuntahan ng 2 taon ni Makima si Aki para daw maging coach nito. Samantala ay dinala naman ni Makima ang 2 bugok kay Captain Kishibe. Ito daw ang magiging master ng 2 halimaw. Pagkaalis ni Makima ay agad na nagsimula sa paglalaban ang 2. Si Captain Kishibe daw ang pinakamagaling na Devil Hunter sa organization at agad nitong sinakal ang 2 na nadurog ang leeg kaya hindi makagalaw. Pero agad silang gumaling pagkainom ng dugo. Sinubukan ng 2 halimaw na umatake pero pareho lang silang paulit-ulit na pinagpapatay ni Captain Kishibe. Samantala ay hindi na matawag ni Aki ang Fox Devil dahil daw sa kung ano-ano ang pinakain niya dito. Kaya kailangan daw niyang muling makipagsundo sa ibang halimaw at kailangan din niyang mag-ingat sa iba pang miyembro ng Special Division dahil lahat sila ay delikado. Pinakita na hanggang pagsapit ng gabi ay paulit-ulit na pinatay ni Kishibe ang 2 bugok. Saka naglakad silang pauwi dahil iniwan sila ng lalaki. Pero sa daan ay nagplano ang 2 kung paano nila lalabanan si Kishibe. Kaya kinabukasan sa apartment nila, pagdating ni Kishibe ay naihanda na nila ang ambush plan. Inatake ni Power ang lalaki gamit ang dugong sibat pero nakailag ito. Maging ang maraming nakabating dugo ay ginamit din niya pero nasayang lang ito. Sinubukan din ni Denji na umatake sa likod pero sinipa lang siya ni Captain Kishibe. Saka alam din itong dahil sa dami ng dugo na nawala kay Power ay nanghina ito. Sinabi ni Kishibe na aalis na pero joke lang pala at muling pinatay si Denji. Samantala ay nagpunta si Aki at ng 2 sa isang madilim na kulungan kung saan katatagpuin ni Aki ang isang halimaw. Sa loob ng kulungan ay lumabas ang isang baliw na halimaw at nakipag-usap si Aki. Ipinasok ni Aki ang ulo sa tiyan ng halimaw so good. At nakita nito ang hinaharap ng lalaki kaya nagsaya ang loko. Sinabi nitong titira siya sa kanang mata ni Aki.
Sasabihin pa sana nito kung paano mamamatay si Aki pero sinabi ng lalaki na hindi siya interesado. Patuloy pa sa pagsasanay sina Captain Kishibe at ng dalawang pangit pero palagi lang silang natatalo. Nag-usap sina Makima at Kishibe at sinabi ng lalaki na nags-asawa na daw siya sa dalawa. Pero ang totoo ay napapalapit na siya sa mga ito at ayaw niyang malungkot kung mamatay man sila sa laban. Saka pinagtapat nito si Makima kung ano talaga ang pakay nito kung bakit hinayaan niya ang pagkamatay ng maraming agents at pagkabuo ng Special Division. Samantala ay natatakot naman sina Akane at Kataneman kasama ng mga tao nilang Yakuza. Tapos pinakita na may secret weapon pala silang nakatago sa gusali. Ito yung kinatakutan ng mga High School of the Dead. Nagtatanong naman ang dalawang coach kay Aki kung bakit nais nitong patayin ang Gun Devil na napaka-imposibleng bagay. Pero sinabi ni Aki na kahit mamatay siya sa misyon ay gagawin pa rin niya ang makakaya. Pagdating nila sa target location ay sinabi ni Yutaro na mag-ingat si Aki dahil baliw silang nasa Special Division. Kinakausap ni Makima ang isang boss ng isang Yakuza at nagtatanong ng impormasyon na sinagot naman nito. Pero nang magtanong pa si Makima ng dagdag impormasyon ng ibang grupo ay tumanggi ang lalaki dahil pwedeng maging dahilan daw ito ng laban sa pagitan nila ng ibang grupo. Saka sinabi nitong kailangan ang ibang grupo para di sila mapasok ng sindikato sa ibang bansa. At ayaw nitong sabihin ang nais ni Makima. Kaya nilabas ni Makima ang maraming mata na kinuha nito sa mga kapamilya ng mga Yakuza. Maliligtas lang daw ang mga ito kung sasabihin nila ang nais malaman ng babae. Balak siyang saktan ng isa pero nagdugo ang ilong nito at natamba. Nagpunta ang Special Division sa kinaroroonan ni Nakataneman at Akane. Sinabi ni Kishibe sa mga pulis na magbantay lang sila sa labas at bantayan ang exit at entrance. At sinabi nitong delikado ang miyembro ng Special Division kumpara sa kaharap nilang terorista ngayon. Saka isa-isa niyang pinakilala si Nabim na isang taong pating na masayang kinakain ang mga zombie na walang kalaban-laban. Pinakilala din ang isang tinawag na Finn. Mukha lang itong mahina pero brutal ito at pinagpapatay ang mga zombie. Pinakilala din ang isang halimaw na Spider Devil na pangit ang itsura at inatake ang mga zombie gamit ang matulis na paa. Pinakita din ang tinawag na Angel Devil na kapag malapitan lang daw ay nakakamatay. Humingi ito ng panyo kay Aki na kalmadong binigay ng lalaki. Pero nang babarilin sana siya ay niligtas siya ni Angel Devil. Sinabi ni Aki kina Power at Denji na hanapin nila sina Akane at Samurai Sword dahil sila ang kanilang pakay. May nakalaban pang mga tao si Aki pero pinatay ito ni Makima, na nakangiti pang umalis ng bahay ng sindikato. Di nagtagal ay mabilis na nahanap ni Aki ang kinaroroonan ni Akane. Pero nagulat siya dahil kontrol nito ang ghost ni Hameno. Agad siyang inatake ng ghost gamit ang maraming kamay pero ginamit ni Aki ang kapangyarihan ng halimaw sa mata nito na nakikita panandalian ang hinaharap. Kaya nakalaban naman siya gamit ang espada. Pero sa huli ay mas malakas pa rin ang ghost kaya nahuli si Aki at Nuzzle at napatirik sa sarap. Naalala niya si Hameno na may binigay na Yosi, pero muling binawi nang malamang underage pa daw siya. Saka sinabing muli itong ibibigay kapag nasa tamang edad na ang lalaki. Pagbalik niya sa kasalukuyan ay nakita nitong may binibigay ang ghost sa kanya. Kinuha naman niya ito at nakita ang Yosi na tinabi ni Hameno. Kinuha niya ito at binasa ang nakasulat na Easy Revenge. Kaya agad niyang kinuha ang espada at tinanggalan ng ulo ang ghost na hindi lumaban. Saka agad ding nahuli si Akane dahil tinutukan siya ni Kabeni sa leeg. Sa elevator ay nakakita ng zombie ang dalawang pangit. Sinabi ni Denji na huwag mag-ingay ang babae pero agad nitong inatake ang mga zombie kaya iniwan na lang siya ni Denji. Pag-akyat ni Denji sa elevator ay nakita nito si Kataneman kasama ng dalawang extra. Sinabi nitong sumuko na daw si Denji at hayaan si Samurai Sword na ipaghiganti nito ang lolo na pinatay ni Denji. Lolo kasi nito yung naging zombie na boss noon ni Denji na kanyang pinatay. Dahil ayaw sumuko ng bida ay naglaban silang dalawa bilang halimaw. Sa kanilang paglalaban ay nasisira ang nasa kanilang paligid. Pagkaraan pa ay naitapon si Chainsaw Man sa ibabaw ng tren. Agad ding sumunod si Samurai Sword at muli silang naglaban sa ibabaw ng tren. Tumalon si Samurai at inatake ang bida kaya sila pumasok sa loob. Natakot ang mga tao kaya agad na pinatigil ng konduktor ang tren para makaalis ang mga ito. May naipit na babae sa tabi ng bida kaya nagawang matanggal ni Samurai Sword ang kanyang kaliwang kamay. Saka din ito sinunod ang isa pang kamay ng bida. Pero sinabi ni Denji na may lagare pa siya sa ulo at muli silang nagkasalubong. Nasira ang muso ni Denji pero sinabi nitong tanga si Samurai na biglang nahati ang katawan. Dahil dito ay nahuli ni Denji si Kataneman at tinali na shorts lang ang suot. Sinabi ni Kataneman na wala silang magagawa kahit pa nahuli ang kalaban. Pero naisip ni Denji na gagawa daw siya ng tournament. Saka dumating si Aki at inanyayahan ito ni Denji para sa naiisip na kompetisyon. Sinabi nitong kung sino ang makakasipa sa itlog ni Kataneman na mas malakas ang sigaw nito ay siya ang panalo.
at kukunin daw nito ang itlog ng bihag bilang premyo. Noong una ay ayaw ni Aki, pero nang maalala nito si Hameno ay pumayag na rin ito. Kaya habang hinuhuli ng iba ang mga yakuza ay sinisipa naman ng dalawang bida ang itlog ng kawawang basag itlog man. Wala na hindi na siya dadami. Kita ang sakit sa mukha. Nag-report si Makima na nang makakuha daw sila ng mas dagdag na bala mula sa Gun Devil ay nagsimulang gumalaw ang parte nitong pabalik sa katawan. At ito ay kanilang sinusundan. Masaya namang kumain ang tatlong magkakasama at pagsapit ng gabi ay nagyosi si Aki sa labas. Samantalang nanaginip si Denji, sinabi ni Pakita sa kanyang panaginip na kahit anong mangyari ay huwag niyang bubuksan ang pintong naroon. Saka nagsalita ang isang di pinakitang karakter na kilala si Denji. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ito mga lods ay pakilike naman at share at follow nyo lang kami para sa more anime recaps Tagalog to come.